Sige. Okay. So ito unang session niyo to, di ba? Unang session, ang problema niyo na ihilo. Pagtumba para kayo, pag tumayo parang natutumba. Opo. Ano ba? Mahina ho yung tuhod ko. Tuhod, mahina ang tuhod. Ano tsaka masakit ho yung dito, tsaka dito sa ilalim. Ano pa ho? Tsaka dito, tsaka dito. Ano? Masakit ho. Ano pa? Tsaka dito po. Oo. Okay. Wala na po. Baga sa sasakyan, overhaul na kayo ha. Ang ganun. Okay, okay na. At least na-enjoy nyo na na. Tsaka mag-reduce ho kayo ha. Kaya medyo mabigat kasi yung katawan nyo. Ito kasi hindi tumitibay ito, humihina. Eh yung katawan niyo lumalaki, so hindi na balance. Na-diagnose ako dok ng patient cancer po ako. Oo, ano? Eh na-opera po ako nung 2000. Anong klaseng cancer 'yan? Sa breast cancer. Breast. Pero ano po, wala po akong stage. Ano lang sisimula pa lang. Opo, naagapan po. Oo, ay lalo buti nagpunta kayo rito. Ha, mamaya tuturo ko sa inyo kahit mga iba tuturuan natin para lalong mailayo kayo sa repetition ng cancer o mag-develop. Palalakasin natin anti-cancer nyo, ha? Nagmamadali ba kayo? Hindi na. Kasi babalik ako alas 3, ha? Kailan malaman nyo ito, ha? Importante. O, sige, tayo kayo. Sige, tayo. Oh, so, ganyan ang ano nyo. Sige, lakad o kayo. Pinaka-bablista lakad nyo. Sige, lakad o kayo. Kailangan may ano? May tungkod? Eh, hindi naman po. May kasama. Sige, kailangan may alalay. Ate Remy. Hindi, sige. Alalayan po. Ganyan lang ang lakad mo? Opo, opo. Sige, balik na ho kayo. Hindi kayo makalakad? Hindi po masyado. Nakakalakad po kaya na masakit po. Ganyan. Masakit dito po sa ano. Dito. Saan nyo nabalitaan itong therapy namin? Sa ano po? Sa Facebook. Nakita nyo na doon? Ganyan, sumakbo na, di ba? Sana ganun din. Hindi naman lahat. Hindi pare-pareho resulta, ha? Kaya hindi nangyari kay Pedro, pwede mangyari kay Juan, ha? Pero gagawin natin mag-a. Pero number one dito, huwag kayo may stroke. At huwag naumulit yung cancer niyo, ha? Opa. Yun ang importante, ha? Antayin nyo lang, ha? Huwag kayong mag-andali. Ang problema lang dito, matagal ang therapy natin. Hindi masakit? Medyo masakit po. Okay, sadali lang. Ito problema, ha? Opo. Sipa. Ito sipa. Todo. Sipa. Okay. Hatak. Pupunta sa inyo. Si Todo. Hatak. Relax. Uy. May masakit? Opo. Turun nyo, masakit. Diyan po, sa may kanan. Okay, ha? O yan, ha? Uy. Aray. Okay. Diyos ko. Sandali. May masakit, wala? Wala po. Dito naman, Dok. Dito. Mm-hmm. Sige, tayo na mo kayo. Sandali lang. Nakaguran na ito, no? Medyo magpapambok, mataba. Kakailan mag-reduce, ha? Oh, kasi humihina ang tuhod. Dito naman, Dok. Lumipat na naman. Oh, lumipat. Sandali, oh. Hawak kayo sa akin. Aroy. Kasi natutulog lang yung laman. Taba, no? Kasi lakad, daw. Always sleeping. Aba, nakalakad naman. Sige, ha? Magaling talaga si Dok. Dok, hindi ako makaakyat ng agdan, ha? Sige, susunod na yun. Ano lang, step by step. Para akong nagdahilan, Dok. Para akong nagsinungaling talaga, sa totoo lang. Okay na, pwede na. Pwede na. Bibilisan lang natin, ha? Bibilisan, kasi hindi na naman, ha? Pwede mag-ballroom na ako. Oo. Sige, ha? Okay na. Kaya na maglakad. Sige, pinakamabilis ka. Sige, alalayan kayo. Nahilo ka? Napagod? Pagod ako, Dok. Pahinga.
Di ba, Dok, may vertigo nga ako. Oo, sige, sige. Alin nga natin. Titingnan natin kung ano. Kamusta yung copy niyo rito? Okay lang? Ha? Pahinga. Relax. Okay na, Dok. Ah, sige, lakad. Sige, tingnan niyo. Sige, alalayo ko. Alalayo ko, sige. Huwag kayong magalala. Sige, ha? Bilisan niyo. Tingnan natin kung gano'ng kaano pa yung vertigo niya. O, oh, medyo gumanda na. Gumanda ba? Tinalo na kayo. O, oh, sige. Problema ko kasi kanina, no, nahihilo at saka... O, oh, ngayon, di ba? Di ba? Nabawasan po. Nabawasan, di ba? O, oh, babalik kayo. Hindi pwedeng hindi, ha? Siyempre, Dok. Oo, oh, ha? Pagsisikapan ko, Dok. Oh. Mahirap ako, pero pag anong ko yan. Oh. Iipunan ko yan. Sige, sige. Isang ganun na lang, tapos balik. Okay na tayo, ha? Opo. Sige. Hmm. Yung na-balance ako, Dok. O, oh, sige, okay lang yan, sige. Medyo mabigat lang yung kargada nyo, yung katawan nyo, no? Oo. Okay, ha? O, sige, okay na yan. Down. O, unang session pa lang naman, di ba? Alam nyo, mabigat yung problema na yan. Dami mula rito. Di ba, please, ano? Hiningan? Opo, hiningan lang. Kaya hiningan pero mag-aang, Dok. Mag-aang, di ba? Mm-hmm. O, pagbahan, lalo pa kayo, pero susunod kayo sa diet, ha? Opo. Hindi po ako nagpapakita ng mukha kasi may may friendship ako ng doktor. Sige, sige. Kaya niya, control natin, ha? Ano ba mga pagkain ng bawal? Mamaya. Ngayon, ganito. Susunod lang muna kayo sa exercise. Ah. Andun, ha? Kasi, anong dahilan ba importante yung diet? Kasi pag ang exercise, nakaka-stroke yan. Kaya susunod kayo, ha? Malinaw ko sa sabihin sa inyo. Ito, ha? Kasi ito problema natin. Sige. Ibaba niyo to. O, dito muna tayo, ha? Tapos mamento sa taas, ha? Sige, taas niyo. Taas, taas, taas. O, okay. Taas. Baba. Baba, baba. Baba pa. Baba. Baba, baba. Ayan, okay? Ang exercise, pagdalang punta rito. Papunta rito. Ayun, papunta rito. Okay, ha? Asa yung goma? Sige, okay niyan. Stop na yun. Ito, ha? Ito. Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay, tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. TR Love. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic eh. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yun, pero kailangan ko kukonsumuhin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun eh. Thank you.
Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful sa na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasama ito ko maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic.